Narito na ang mga balitang aming tinutukan on air at online. Laging updated at namumuna sa balita. Gaya ng lagi nilang sinasabi, iba talaga ang puso ng Pilipino. Mahirap man ang buhay dahil sa pandemya, buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan at pagkakaisa. Patunay po riyan ang Charity Bazaar sa Kawayan City National High School na tulong sa mga nangangailangan. At live via Zoom, may detalye si Jasmine Fernandez. Matapos mag-viral ang community pantry sa Maginhawa Street sa Quezon City, naging inspirasyon ito ng Kawayan City National High School sa pagsasagawa ng Charity Bazaar upang magbigay donasyon sa mga labis na naapektuhan ng pandemya. Ang Kawayan City National High School ay bumuo ng isang proyektong tutulong sa mga magulang, estudyante at bawat individual na matinding naapektuhan ng pandemya. Umani ng suporta mula sa public at private sectors ang inisyatibong ito ng paaralan. Layunin ng proyektong ito na magbigay ng tapat na serbisyo, buhayin ang diwa ng bolunteerismo at hikayatin ang bawat isa na magkawanggawa at tulungan ang mga kapos at nangangailangan. Maliit man ang malaking donasyon ang ating ibinibigay, pag-asa ang hatid nito sa mga kababayan nating lumalaban pa rin sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Balik sa'yo, Jewel. At yan si Jasmine Fernandez, live via Zoom. Pagiging matapat, maagap at pagpapahalaga sa oras. Ilan lamang iyan sa mga ikinikintal sa mga mag-aral sa pamamagitan ng Project Try o Project Teach and Rear the Young. Bagaman patuloy pa rin ang paglobo ng kaso ng COVID-19, hindi nawala ang dedikasyon at kagustuhan ng mga guro sa Kawayan City National High School na tulungan ang bawat mag-aaral. Kaugnay nito, kasama ng Project Try ang Project Biblia o Project Versikulo, isaisip ng buhay ay lalago sa espiritual na yaman, aklat ng Diyos, pahalagahan. Kung saan lumilikha ng videos ang mga guro patungkol sa mga Bible verses na sumasalamin sa pagiging tapat, maagap at pagkakaroon ng kamalayan sa oras. Hello mga ka-watch! Samahan niyo ko at ating balikan ang mga kaganapan noong Project Watch Month dito sa CCNH's Main. Alam niyo ba na ilan sa mga proyekto ng Project Watch, gaya ng Project We Act, ay nagdaos ng online orientation sa mga mag-aaral at magulang para ihanda sila sa bagong normal ng may katapatan. Sa tulong naman ng Project Watch Forum, nagkaroon din ng kasunduan ang mga kapanalig na barangay upang pagtibayin ang ugnayan patungkol sa pagiging matapat at maagap. Ginawaran din ng parangal ang mga nagkaloob ng mga donasyon sa Charity Bazaar. At kinilala ang mga most honest at most punctual na estudyante, guro, magulang at support staff. Ayos, diba? Tama na! Makiisa at makibahagi dahil dito sa CCNH's Main, honesty is our pride! Mga interaktibong patimpalak na isinulong ng Watch Club sa kanilang Project One Tapat, ating tuklasin. Julius Sajo para sa balita. Magbigay ng aliw, pawiin ang pagkabagot at alisin ang nararanasang stress ng mga mag-aaral. Pinangungunahan ngayon ng Watch Club ang pagsasagawa ng interaktibo at inobatibong kompetisyon tulad ng paggawa ng infographics, pagtatalumpati sa 1-2-3 speak, i-bingo at tanong ni Juan kung saan maaring makilahok ang lahat ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungang konektado sa Project Watch. Layo ng proyektong One Tapat na may kintal sa isipan ng bawat mag-aaral, ang mabuting katangian ng kabataang Pilipino, gayon din na mahikayat sila na maging aktibo sa pagpapalaganap ng advokasya ng Project Watch. Julius Sajo, updated, on air at online. At ating kilalanin ang itinanghal na most honest student ng Kawayan City National High School. Sa kanyang tanyag na katapatan at taglay na kabutihang loob, hindi maitatangging ang isang mag-aaral ng Kawayan City National High School ang itinanghal bilang most honest student ng 12th baitang ng nasabing paaralan. Siya ay si Aubrey Jen Manyas na mula sa Humanities and Social Sciences Tran. At yan ang mga balitang aming binantayan sa araw na ito. Upang masubaybayan ang Project Watch, mag-join lamang sa CCNH's Project Watch WeConnect Facebook Group. Ito ang Online Pilipinas!